So, what's up mga ma'am, mga paps? Welcome na naman sa isang episode with DJ Allen. And today, let's talk about the likes and dislikes for me about the Honda ADB 150. And now, let's get to it. So una, tatalakayin natin kung ano mga nagustuhan ko o mga likes ko sa motor. First of all, yung design. Kitang-kita nyo naman na maganda talaga yung Honda ADB 150. Siya lang talaga yung may ganitong design sa 150cc category. Kita nyo naman yung Aerox, yung NMAX, P6, sa lahat ng mga motor na yon na sinasabi ko, ito lang na may futuristic look na motor na nasa 150 category cc. The next thing na nagustuhan ko is yung ano, what you call this, the digital panel instrument gauge. Kitang-kita nyo naman na maganda talaga yung instrument panel ni ADB 150, parang sa big bike na yung panel ni ADB. Pero sa nalalaman ko, mga big bike yun, may mga ano pa rin, analog type pa rin na mga RPM. Sa ano ko lang to nakikita, Doctrine 90 ng KTM, na ganitong style yung digital panel na. Third is yung gas tank niya na 8 liters. Kitang-kita nyo naman, 8 liters na yung gasolina ng tangke mo. Di katulad ng NMAX at saka anong tawag nun, saka yung Aerox. Kasi yung Aerox 4.5 lang siguro yung ano, di ako sure yung tangke ng gasolina niya. Si NMAX naman 6 point something liters. Si ADV ay katulad na ni PCX na 8 liters din yung gasoline tank niya or gas tank, mga ma'am, mga paps. Sunod, yung nagustuhan ko is yung ano, design ng headlight niya. May kilay-kilay siya, para lang siyang Honda Click. Type ko yung headlight ni Honda Click. Hindi ko type yung sa NMAX version to na parang si Predator, yung alien. Gaya ng taillights rin ni NMAX na parang si Predator rin. Next na nagustuhan ko is yung underseat compartment or tinatawag nilang U-box, kasi malaki na yung U-box niya. 28 liters na yung U-box niya. Marami ka nang mailalagay doon sa U-box na yun, kasi 28 liters na nga kumpara sa 23 liters ni NMAX at saka ni 21 liters kay Aerox yata yun. So yun, isa na rin sa nagustuhan ko yung adjustable windscreen niya. Ma-adjust mo na siya from ano, sa preferred mo na mas mataas ba o mababa ang windscreen or windshield, mga ma, mga paps, no? Isa na rin sa nagustuhan ko sa motor na to, yung rear, pagka-rear pops niya. Hindi gaya ng NMAX, Aerox na parang lamok na nakakalat sa kalsada. Kahit saan ka tumingin, may NMAX at Aerox lang nakikita. Ito, sa ADV, bihira mo lang siya makikita. Kaya ito ang nagustuhan ko sa kanya. Parang rear pops siya, kasi bihira ka lang makita ng ADV sa kalsada. Kahit aminin mo man, ilan-ilan lang yung nakikita mong ADV 150 sa kalsada na dinadaanan mo. Diba, mga ma'am, mga pops? Kahit aminin mo naman, halos everyday makikita ka ng Aerox o NMAX sa kalsada, di ba? So, yan lang siguro mga ma'am, mga paps, yung mga nagustuhan ko sa Honda ADB 150. And now, tatalakayin na natin yung mga hindi ko nagustuhan sa motor na to. First of all,
sa hindi ko nagustuhan, yung height ng motor, kasi 4'9 lang tayo. Nakalutang na yung paa natin sa height ng motor kasi mataas nga, kahit na babaan na yung front shock niya, pinalowered ko na, mataas pa rin, nakalutang pa rin yung paa ko kasi yung seat height rin mataas rin. Siya na siguro yung may pinakamataas na seat height sa 150 category na Maxi Scott, Aerox, NMAX, ADB 150 at saka yung P6. Yung signal lights, rear signal lights and front signal lights, hindi ko gusto kasi takaw gas-gas o takaw sagi kasi naka-usle siya, nasa labas, hindi tulad nung NMAX na nasa sa fairings talaga siya, hindi nasa labas ng fairings gaya ni Honda ADB. Takaw bali pag may mga batang naglalaro at masagi yung signal lights. Ang hindi ko nagustuhan, minor issue lang naman is yung upuan. Minsan kahit anong pindot mo sa seat, hindi agad nabubukas. Pero minor lang naman, pero manageable. Minsan lang naman, hindi naman masyado na ganyan, na lumilitaw yung issue na hindi agad mabuksan. Minsan lang, minsan. Hindi everyday o minsan lang. Minsan lang na hindi bubukas yung under seat compartment mo. Yung rear brakes rin, hindi ko rin gusto kasi prone pa rin to skids. Yung front brakes lang yung hindi nag-skid sa 2 months kong gamit sa Honda ADB. So siguro yan lang siguro mga ma'am, mga paps, ang mga likes and dislikes ko sa motor na to. Kaya kinuha ko tong motor na to at hindi ako nag NMAX version 1 or version 2. So dito lang tayo siguro mga ma'am, mga paps, sinasabi ko lang yung mga likes and dislikes ko sa Honda ADB 150. And please give this video a thumbs up and please subscribe to my channel to see my other videos and please click the notification bell icon para ma-notify kayo pag may bago akong videos na pinopost. And that's it guys, DJ Allen signing out. Peace!